mga kwento ni Felmo. Magandang araw, Sir Seth, at sa lahat ng masugid na taga-subaybay ng channel mo. Ang kwentong ito ay totoong karanasan ng dalawa kong pinsan. Natawagin na lang natin sa pangalang Budong at Arnel. Unahin natin ang karanasan ng pinsan kong si Budong. Si Budong po ay anak ng kapatid ng tatay ko kaya pinsang buo ko ito. Napakapasaway nito. Matigas ang ulo at medyo tamad lalo na kung pag-aaral ang usapan. Ang bansag nga namin dito, Juan Pusong, dahil sa pag-uugali niya. Sa sobrang pagkapasaway nitong pinsan ko, nakita ko na kung paano ito ibitin ng tatay niya ng patiwarik sa puno ng langka, malapit sa bahay nila. Nahuli kasi ito ng tatay niya na naglalaro ng baraha sa gitna ng bahagi ng tubuhan na may mga puno ng mangga. Paano ba naman? Sinumbong ito ng nakababata niyang kapatid na babae kaya talagang caught in the act ng kiwin ko. Magkasing edad lang kami nito. Pero naiwan ito sa elementarya dahil sa pagiging bulakbol. Siya nga po pala. Noong nangyari ang karanasan na ito ay wala ako sa amin. Nasa District Meet ako. Sa Carmen North, Cotabato. Nasa second year college na ako noon. At kahit papano ay may kaalaman sa larong basketball. Kaya naging player ako sa loob ng 4 na taon. Kung meron man ditong tagapakinig na manlalaro ng taong 2007 hanggang 2011, baka ilang beses na tayong nagkita sa Carmen National High School. Comment lang kayo. So ito na. Nung time nga na yon, wala ako sa amin nang mangyari ito. Pero halos lahat ng kamag-anak ko na malapit doon sa bahay nitong pinsan ko, kasama na ang mga magulang ko. Silang lahat ang naging saksi sa pangyayaring ito. Ayon kay nanay, isang hapon habang nagwawalis ito sa labas ng bahay namin, meron itong nakitang isang matandang babae na dumaan malapit doon. Siyempre, magkakakilala halos sa mga tao doon. Iisang komunidad lang. Ito ang unang beses niyang nakita ang matandang ito. Sinundan niya lang ito ng tingin kung saan ito patungo. Tsaka isa pa, hapon na noon, nakapagtataka lang na meron pang dayo o ibang mukha sa lugar namin ng ganong oras. Pagkatapos noon, binaliwala na lamang ito ni nanay at tinuloy ang pagwawalis niya. Malapit na rin kasing magdilim noon. Habang pinapasok niya umano sa loob ng sako ang mga basura, bigla niyang narinig yung mga nagkakahulang aso. Alam niyo yung asong kapag hindi sanay na hindi kilala ang mga tao sa paligid. Yung tipong nag-aangil at galit na galit. Ganun yung kahol na narinig niya. Kasabay nito, dumaan ulit ang matanda na nakita niya kanina. At sa pagkakataong ito, napakabilis daw nito na talagang mapaghahalataan mo na ito ang dahilan ng mga kahulan ng mga aso na yon sa paligid namin. Sinundan niya ito ng tingin. At ayon sa kanya, parang yung bilis nito, hindi na sumasayad yung mga paa sa lupa. Doon na niya rin nakita na merong sumusunod o mahabol dito na 4 na aso, kasabay ng tiyuhin ko na merong dalang itak. Nung andun na si Tiyo sa harap ng bahay namin, tinawag ito ni nanay kung ano ang nangyari. Agad naman itong nagkwento at ang sabi niya, "Nako, habang nagkakape ako kanina sa labas, dumating yung matandang babae na yan. Siyempre, hindi kilala ng mga aso ko kaya, alam mo na, muntik ng kagatin o sugurin. Nasaway ko naman pero hindi ko maintindihan yung ibang sinasabi niya.
Isauli ko daw sa kanya yung isang bote na may lamang langis. Kinuha daw ng anak ko. Lana niya daw yon. At dahil nga walang kaalam-alam si Tiyo noon, sinabihan niya yung matandang ito na wala sa kanya o wala siyang alam. Bigla na lamang umano itong nagalit na nag-iba yung aura niya o pagkatao nito. Yung tipong alam ni Tiyo na hindi ito karaniwang tao. Buti na lamang at nandun ang mga aso niya. Ganun pa man, nakapagtataka pa rin kung gaano ito kabilis tumakbo nung hinahabol nila. Habang nag-uusap nga itong si Mama at si Tiyo, dumating naman itong si Papa na galing sa bukid. Kinuwento ni Tiyo dito ang mga nangyari. Doon na rin dumating ang asawa ni Tiyo kasama ang dalawa kong pinsan na si Budong at yung nakababata niyang kapatid na babae. Tinanong ng Tiyo ko itong si Budong tungkol doon sa bote na hinahanap ng matandang babae. Siyempre nung una, kunwari hindi niya alam. Hanggang sa tinakot nga ito ni Tiyo na kapag nalaman niyang nagsisinungaling ito, ibibitin niya ulit ito ng patiwarik. Bilang batang takot at ayaw ding mapahiya, umamin ito. Kinuha niya yung bote na yon. Sa paglalarawan ni Mama, may laman daw na mga ugat ang mga boteng ito. May langis sa loob. At nung binuksan ito ni Tiyo, napatakip sila ng ilong. Sobrang napakabaho umano ng amoy na lumalabas doon sa bote. Doon na nila binalik yung takip nito. At tinanong ulit si Budong kung saan niya ito nakuha. Ayon sa kanya, napulot niya daw ito sa tabi ng sapa nang minsang maligo sila doon. Hindi kumbinsido ang mga magulang ko pati na rin si Tiyo. Malakas ang kutob nila noon na may ginawa na namang kabulastugan itong pinsan ko. Pero hindi na rin nila pinilit na paaminin ito. Tanghali ng sumunod na araw, habang kumakain ng pananghalian ng mga magulang ko, bigla silang nakarinig ng sigaw galing sa bahay nila Budong. Kaya patakbo silang pumunta doon, kasunod ng iba pa naming kamag-anak. Pagpasok nila doon sa loob, kitang-kita ng mga ito kung paanong nakalutang ng patiwarik itong si Budong. Dali-daling inutusan ng tatay ko ang kapatid nito na puntahan ang isang lolo namin na merong mataas na katungkulan doon sa simbahan. Ang lolo kong ito, kapatid ni Lola na nanay ng tatay ko. Pagdating ni Lolo, daladala nito ang isang bote ng langis. Nilapitan niya yung pinsan kong yun at inilapat nito ang palad sa noo ni Budong habang taimtim na nananalangin sa Panginoon. Doon na unti-unting bumaba itong pinsan ko hanggang sa tuluyan ng lumapat sa sahig na gawa sa kawayan ng nakahiga. Pero kahit nakalapat na ang katawan nito sa sahig, tulala pa rin umano ito at nakanganga. Pinahiran ito ng lolo namin ang dala niyang langis at pagkatapos ay umusal ito ulit ng panalangin. Mga ilang minuto pa, bumalik na sa sarili niya itong si Budong. Siya nga pala, kung naiisip niyo na may orasyon ng langis na ginamit ng lolo ko, wala po. Pero meron itong basbas at taimtim na panalangin na may pananampalataya sa Diyos. Sabi ko nga, mataas ang katungkulan ng lolo ko sa simbahan. Nung medyo kumalma na ang lahat, nagsalita itong kapatid ni Budong. Ayon sa kanya, meron umanong matanda na pumunta sa bahay nila. Pinipilit nito na ilabas daw at ibalik sa kanya ang boteng kinuha nito. Pero kasi, hindi na ito mabigay ni Budong noon. Hindi ba nga kinuha ito ng tatay niya? At yon, hindi niya alam kung saan itinago. Doon na nagalit ang matanda.
Saka dahan-dahang lumutang itong kuya niya ng patiwarik. At dun na nga siya napasigaw. Dahil sa wala pang way noon para makontak namin ang isa't isa. Hapon na nang makauwi ang mga magulang ni Budong na walang kaalam-alam sa nangyari. Galing sila sa bukid. Sinabihan ng lolo ko yung tiyuhin namin na ito na itapon na lang ang kung anumang bagay na hinahanap at pagmamay-ari ng matanda para makaiwas sa kapahamakan. Kaagad naman itong sinunod ni Tiyo. Dahil na rin siguro kahit saan nila ito itapon, makikita at makikita rin ito ng matanda. Pagkatapos nun, hindi na bumalik o nagpakita man lang ang nasabing matandang ito dun sa lugar namin. Sumadako naman tayo dito sa pinsan kong si Arnel. Anak naman ito ng isa pang kapatid na babae ng tatay ko. Mas bata naman ito ng 2 taon sa akin. Noong mga panahon na ito, halos limot na namin yung nangyari kay Budong. Araw ng Linggo noon, pauwi na kami ng mga pinsan ko galing sa simbahan. Nagkayayaan kaming pumunta sa Sapa. Kumbaga, para manghuli ng isda. Sinama na namin ang isa pa naming tiyuhin na bunsong kapatid ng tatay ko, si Tito Jong. Medyo maganda din kasama itong si Tito kasi nagdadala pa ito ng tanim niyang tobli para gamitin sa panghuhuli ng isda. Sa mga hindi nakakaalam, ang tobli ay isang uri ng halaman na ang ugat nito dinidikdik hanggang sa lumabas yung dagta. Tapos ilalagay ito doon sa tubig. Yung mga katulad ng tubig sa lawa, hindi yung sa malalakas yung agos. Basta yung mga stagnant lang o yung mga kalmadong uri ng tubig. Ganon. Bale ang mangyayari dito. Malalanghap ng mga isda ang dagta nito at maihilo sila. Kusang lulutang ang mga ito sa tubig at talagang dito ka na magkakaroon ng oportunidad na mahuli ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Tanghali na nang makarating kami sa Sapa, Sir Seth. 8 kami noon. Kasama na sina Budong at Arnel. Isinalang kaagad namin ang 2 tobli doon sa tubig. At ilang minuto lang, nagsilutangan ang mga isda na ito. At dahan-dahan, sinimulan na namin yung panghuhuli. Nung medyo nakarami na kami, saka kami nagluto ng uulami namin sa tanghalian. May dala din kasi kaming kanin noon mula sa bigas ng mais. Ito talaga yung dinala namin para sulido ang busog lalo na at nasa Sapa kami. Nang maluto na, nagsimula na akong magtawag para kumain. Napakasarap talagang balikan yung ganitong uri ng buhay pagkabata. Pero habang nagsasandok kami, napansin ni Tito Jong na wala si Budong at Arnel. Kaya nagtanong ito. Diin gali ang duha ka, Badlungon. Ibig sabihin, saan pala yung 2 pasaway? Ang sabi ng isa kong pinsan, nakita niya daw ang mga ito na inakyat yung taas na direksyon ng Sapa. Kumunot ang noo namin noon. Napaisip ako kung ano naman yung gagawin nila doon. Iyong epekto naman ng toble nasa babang direksyon. Bilang kilala nga din ni Tito kung gaano kapasaway itong si Budong, hinayaan na lang niya. Pagtabi na lang daw namin ang kanin at ulam ang mga ito. Mag-aalas 2 ng hapon nang mapagpasya namin na umuwi. Marami na rin kasi kaming nahuli. At isa pa, nawawala na rin ang epekto ng tobli. Bumabalik na noon sa liksi ang mga isda. Pero wala pa rin ng mga oras na yon, yung 2 kong pinsan. Dito na inutusan ni Tito yung isa pa naming kasama na puntahan ng mga ito at sabihin na uuwi na kami. Habang hinihintay namin ang 3, tingin ako ng tingin noon sa suot kong relo. Mula nang umalis kasi yung pinsan ko na inutusan aabot na ata ng kalahating oras. At ito na nga. Nakita namin itong pinsan namin na inutusan ni Tito na sumundo pabalik sa amin.
Pero hindi nito kasama si Budong at Arnel. Ayon sa pinsan namin na ito, malayo na daw ang narating niya doon sa taas pero hindi niya makita ang dalawa. Ang sabi naman ng isa kong pinsan, baka nakauwi na dahil baka nga hindi naman pangingisda ang pakay ng dalawang ito. Sumang-ayon naman ang iba pa naming pinsan, pati na si Tito dahil talagang makulit itong si Budong. Bulakbol kasi talaga. Siguro nainganyo niya itong si Arnel na sumama sa kanya. Kabaliktaran kasi ito ni Budong, Sir Seth. Kung gaano kapasaway itong si Budong, ganun naman kamasumurin at mabait si Arnel. Dahil sa pag-aakalang umuwi na ang dalawa, nagpa siya itong si Tito Jong na mag-alsa balutan na rin kami at baka abutin pa kami ng gabi sa Sapa. Mahirap na. Baka kasi makasalubong pa kami ng mga rebelde doon sa Sapa na yon. At baka makainkwentro pa din kami ng mga amimilay o banakon. Ang amimilay o banakon ay tawag sa mga uri ng aas na makamandag. Sobrang takot ako dito kaysa sa kung anuman. Kasi grabe yung kamandag nito. At nung panahon na yon, wala pang antidote sa kamandag ng ganitong uri ng aas. Habang nag-aayos kami, ewan ko ba, parang nakaramdam ako na meron talagang mali noon, Sir Seth. Yung tipong kailangan kong hanapin ang mga pinsan ko. Kaya ang ginawa ko noon, nagpaalam ako sa tiyuin namin. Sabi ko mauna na sila kasi kailangan niya na rin talagang umuwi. Gawa ng buntis yung misis niya. Pumayag naman ito at yung dalawa ko namang pinsan na si Marvin at Japheth, nagpaiwan din. Sila po ang sumama sa akin sa paghahanap sa dalawa. Minadali na namin ang paghahanap noon para hindi na kami abutan pa ng dilim. Yung mga marka na lang ng mga paa sa tabi ng Sapa ang sinundan namin. Tapos ito na nga. Gaya ng sinabi ng pinsan ko, sobrang layo na namin noon sa Sapa pero wala pa rin kaming nakikita. Ang plano namin noon, susundan pa sana namin yung mga marka ng paa, papunta sa taas na parte ng Sapa. Nang may makita akong isa pang daanan o lagusan doon. Masukal ito. Yung tipong kapag hindi ka tumingin ng mabuti, hindi mo mapapansin na isa pala talaga itong daanan. Parang may nag-udyok sa akin noon na doon pumunta o dumaan. Ito namang dalawa kong pinsan. Sumunod na lang. Habang nandun kami, sobrang sukal ng daan, Sir Seth. Nakahawak ako nun sa itak na nakasukpit sa akin. Takot na takot kasi talaga ako sa aas nun. Nung makarating kami sa bandang dulo, doon na medyo umaliwalas yung daan. Tapos puro taniman na dito ng mais. Tuloy-tuloy kaming naglalakad noon. Hanggang sa itong si Japheth, napansin na merong bahay sa di kalayuan. Nang tingnan namin ito, meron kaming nakitang tatlong tao na nakatayo sa labas. Siya nga po pala, pasado alas 4 na nung hapon noon. So bale, napakahabang oras yung ginugol namin sa paglalakad. Mahanap lang yung mga pinsan namin na ito. So ayun nga, tuloy-tuloy kaming pumunta doon para magtanong. Nang makalapit na kami, napansin ko na yung tatlong tao na nakita namin, dalawang bata at isang babae. Tuloy-tuloy kaming naglakad papunta doon. Nung makatapat na nga kami, napansin ko na pamilyar yung matandang babae na ito. Kahit na nakatalikod yon. Kumbaga, parang nakita ko na siya dati. Kahit hindi pa ako sigurado noon, nagbaka sakali ako. Tinawag ko ito, Sir Seth. Lola Itang. Lumingon siya. Hindi nga ako nagkamali sa hula ko. Sinenyasan ako nito at tinawag na lumapit ako sa kanya. Ako naman, agad na pumunta at nagmano doon. Kung hindi ako nagkakamali,
Noong mga panahon na yon, mahigit 50 anyos na itong si Lola Itang. So ayun, matapos akong magmano, nagtanong ito. Kumbaga, nagtaka kung bakit kami nakarating doon, lalo na at madilim na yung lugar. Sinabi ko naman na hinahanap lang namin ang dalawa naming pinsan. Kasi nga kanina pang tanghaling nawawala ang mga ito. Nilarawan ko na din sa kanya yung mukha, katawan at suot nila. Doon na parang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Lola. Malalim ang iniisip nito. Nang mapansin ko ito, agad ko siyang tinanong kung nakita ba niya o kung napadaan ba doon ang mga pinsan ko. Sumagot naman itong si Lola habang may tinuturo na daanan. Sundan niyo lang yung daanan yan. At sa di kalayuan ay may mga puno ng balete. Baka nandyan sila. Nagpasalamat ako kay Lola Itang. Agad na rin akong nagpaalam dahil malapit nang magdilim noon. Nang paalis na ako, may pahabol pa itong sinabi. Tungkol nga sa kabulastugan na ginawa nitong pinsan ko na si Pudong. Kahit hindi niya direktang sinabi kung ano ang nagawa nitong pinsan ko, para bang alam ko na konektado ito sa nangyari dito kay Pudong nung time na wala ako sa amin. Yung tungkol sa bote. Sa madaling salita, ang matandang pumunta sa lugar namin katulad ng naikwento ko kanina. Walang iba kundi si Lola Itang. Siya yung matandang may-ari ng bote ng langis. Ako na mismo ang humingi ng tawad nun sa nagawa nitong kalokohan ni Pudong. Kung tutusin, napakabait nito ni Lola. Ang sabi niya lang, pagsabihan ko daw ang pinsan ko na ito, na huwag pumasok sa bahay ng ibang tao o makialam ng gamit na hindi nito pagmamayari. Bago kami umalis, nagpahabol pa ulit ng salita si Lola. Huwag daw kaming mag-alala at makakauwi kami ng ligtas. Napangiti na lamang ako noon at kumaway bago kami tumakbo sa daan na sinabi ni Lola. Pagpasok na pagpasok namin doon, tumambad kaagad sa amin ang puno ng balete. Si Pudong at si Arnel, nakaupo doon. Pagod na pagod ang mga ito na animo kung ano ang pinaggagawa. Pagkakita nito sa amin, tumakbo ang mga ito. Mangiyak-ngiyak na yumakap, Sir Seth. Para bang nakakita ng kung ano na ikakaligtas nila. Kuya, akala namin iiwan nyo na kami. Akala namin hindi na ninyo kami hahanapin. Matapos naming makasiguradong maayos sila, naglakad na kami pauwi. Habang binabagtas namin yung lugar, doon na kami nakarinig ng isang huni. Maaring ibon pero alam na hindi ito pangkaraniwan. Imbis na matakot noon, kampante ako na kilala ko ang nilalang na gumagawa ng huni na yon. Sinabi ko na lang sa kanila na huwag mag-alala at gagabayan lang kami noon pa uwi. Ewan ko ba, habang naririnig ko yung huni, naaalala ko yung mga sinabi ni Lola Itang na magiging ligtas kaming makakauwi sa kanya-kanya naming bahay. Pero ano nga ba ang nangyari sa dalawang pinsan ko na ito, Sir Seth? Ayon sa kanila, pagdating nga daw nila doon banda sa lugar ng balete, para bang pabalik-balik lang silang dalawa sa iisang lugar. Binaliktad na umano nila yung mga suot nilang damit, pero wala pa rin. Dagdag pa ni Arnel noon, kakalabas lang daw nilang dalawa doon sa lugar kung saan sila paikot-ikot at huminto ulit sa balete para magpahinga. Noong nagkaroon ng pagkakataon, kinausap ko itong si Pudong ng personal tungkol sa ginawa niyang pagkuha ng bote na mayroong langis. Pinagsabihan ko na din ito na huwag nang uulitin ang ginawa niya dahil baka sa susunod, ikakapahamak niya na ito. At ang malala,
Baka madamay pa ang kung sino dyan katulad ng nangyari dito kay Ernel. Pinangako ko na hindi ko sasabihin sa tatay niya yung tungkol dito para hindi na ito ibitin pa ulit ng patiwarik sa puno ng langka. Para na rin hindi maging palaisipan sa mga tagapakinig, paano ko ba nakilala si Lola Itang? Ganito. Noong nag-aaral ako ng first year, yung pinapasukan kong paaralan, nandun lagi itong si Lola Itang. Magaan ang loob ko dito kahit hindi ko ito kamag-anak. Naging malapit ako sa matanda. Nagsimula ito nang maging suki ako ng paninda niyang kakanin. Meron itong isang anak na malapit doon sa eskwelahan kaya kung may paso, madalas mo itong makikita na nagtitinda ng kakanin, turon, maruya at banana cue. Nung una pa lang talaga, alam ko nang merong kakaiba dito kay Lola Itang. Pero ni minsan, hindi ko naramdaman na may masama itong binabalak. Gawa ng normal lang ito kung mamuhay. Tapos maayos pa yung ginagawa niyang trabaho na pagbebenta. Sa kabila ng ginawa niyang lamat sa pinsan ko, hindi pa rin nagbago yung trato ko dito. Kahit umabot ako ng fourth year noon, palaging siya ang kakwentuhan ko tuwing recess. Ayon po sa lolo ko, yung lamat ay espesyal na katangian ng isang aswang. Kumbaga, kaya nitong manligaw o maninlang ng mga tao. At ayon pa dito, tanging ang aswang lang daw na may mataas na kaalaman ang kayang gumawa nito. Taong 2018, nagbakasyon ako sa amin sa North Cotabato. Binisita ko si Lola Itang sa bahay ng kanyang anak, yung malapit sa eskwelahan. Dito ko nalaman na magtatatlong taon na pala itong pumanaw. Medyo nakakalungkot kasi malapit talaga ito sa akin. Hanggang dito na lang, Sir Seth. Maraming salamat po sa mga tagapakinig. Muli, ako po si Nonoy ng North Cotabato. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig ng remaster natin. So medyo maging busy muna tayo. Hindi ako nakapag-ayos ng story. Pero bukas new story na naman. Nagre-remaster lang ako every now and then. Okay? So madako naman tayo sa shoutout request. So sa mga gusto magpa-shoutout, okay? Message na ako sa mga link, social media, Facebook page, Instagram, email na nakalagay sa description. Tingnan nyo lang pa yung description, nandan na po yan, tapos i-message nyo ako doon, okay? So, wala itong bayad, hindi ako naniningil, so, ayun. Madako na tayo sa shoutout request. So, unahin ko lang batiin yung dalawang member ng Centennial natin na nag-monstery. Happy 6 months sa inyo, Angie Pruvzaguro at Bonski Cursillo. Thank you very much. Shoutout request sa mga nag-message sa atin. Unahin ko na si... pa-shoutout naman po sa family Paruhinog, Sir Seth, kay Mama Nelly Hernel Herbert Herviline Hervey. Wow, ang ganda ng pangalan. At sa asawa at anak ko na si Robert Simogan at IJ Simogan from Inday TV. Next is shoutout kay Aya Morales. Next is from Rich Esclada. Sir, pa-shoutout sa asawa ko na si Jo Marie Esclada. Shoutout din from Lin Sing. Pinapa-shoutout niya yung Sing family. Shoutout kay John Elizier. Shoutout kay Ronalyn Tatlong Hari na pinapa-shoutout yung anak niyang si Kurt Ivan na mahilig makinig sa mga kwento niyo nung magkasama kami. Miss ka na ni mama mo. Next is Jeremy Evangelista Bakwal. Shoutout sa'yo. Kay Vong Caballero, kay Boss Vong Caballero. Pinapa-shoutout niya yung channel niya, The VC Podcast. Hello. Shout out din kay Food Yoklin na pinapa-shout out ang greeting for my BFF. Happy birthday sa BFF ko since high school, si April Jimenez. Thank you sa'yo.
Shoutout kay Ronaldo San Jose. Shoutout kay Dumaog Jan Christian. Kay Shirley Rose Manchores Viloso na pinapa-shoutout yung mga kapatid niya, Sweet Viloso and kapatid ko pong John Win Viloso. Palagi po kami nakikinig sa inyo. Maraming salamat. Shoutout kay Reba Gao na pinapa-shoutout sila Marichu, tita niya, na laging nakikinig while working. Then si Manily, Enching, Ira, Wendy at Mio. Maraming salamat. Thank you. Shoutout kay Angeli Martin, kay AK ng San Simon Pampanga. Shoutout kay Hermie, kay Simply Jesse Valls. Shoutout kay Chops Analios from Hong Kong. Kay Joyce Magat Ligaspi na pinapa-shoutout si ang Makmak Clan. Lola Presi sa mga pinsan kong addict din sa mga horror stories. John Lawrence, Eunice, Kay, Jaja, Clowens, Mia, Cristel, and Hillian or Gellian. At sa pinsan naming nasa Fiji, Kuya Alfred. Ang wife niya na si Ate Ria at pretty daughter na si Amanda Reese. Salamat Sir Seth. Thank you Ma'am Joyce. And last but not the least, pinapa-shoutout niya boyfriend niya si Andy Jordan ng Saudi at si Myra ng Kuwait. Thanks ahead Sir Seth. God bless. Thank you. And mga kagiliw, maraming salamat. Bukas ulit.